Bigel, easy ka lang. First time mo rin bang kumain ng mansanas? Matapos sa unang round ng HOH Challenge, inanunsyo na ni Kuya ang pitong pinakamabilis na oras na tutuloy sa ikalawang round. Narito na ang resulta ng HOH Challenge Round 1. At magpo-proceed sa Round 2. Susunod, I see Bigel. Pangatlo, and last but not the least, ang nag-iisang babae ay ikaw, Tin. Para sa ikalawang round ng HOH Challenge na food helmet, kailangan kainin ng housemates ang isang buong hamburger, suot pa rin ang football helmet. May pinakamabilis na oras ang tatanghaling head of household sa linggong ito. Ang round 2 ay tingnan niyo sa plasma. Matapos patahimikin ni Kuya ang mga housemates, pinagpatuloy na ng top 7 ng HOH Challenge. Ang nag-iisang babaeng si Tin, desidido rin mapanaluna ng HOH Challenge with poise. Samantala si Team High Voltage, ang mga tatawagin ko ay ang dalawang housemate na may pinakamagandang oras. At isa sa kanila ang inyong magiging head of household sa susunod na linggo. Ang susunod na tatawagin, Bigel. Ang inyong head of household ay si Bigel. Thank you! May pakaramdam. Siyempre po kuya, masaya po. Natupad din po na maging HOH po ako kuya. Nahihirapan ka ba sa challenge mo kanina? Oh, hindi naman po kuya. Dali lang po. Medyo may bitin po gani. Pero kailangan po kuya. Saan ka nabitin? Doon sa burger po. Kaya po sinait ko po ang gudong po sa lamesa. Nax! Bigel! Congrats! Pa-burger ka naman! Oh, dahil HOH si Bigel, hindi siya kasama sa maaaring manumina ngayon. Okay? Maaari ka makahinga ngayon ng maluwag, Bigel. Congratulations to you. Pinaghirapan mo yan. You deserve it. Okay, simulan na natin. Magpapatuloy tayo kina Wendy, Tin, at Jericho. Tin, sa tagal nyo dyan, sa loob ng bahay, ay hindi ka pa rin daw malapit sa ibang mga kasama. O talagang mahiyain ka lang sa iba. 2 points kay Seth. Sa mga task po, lagi po siya nagre-reklamo. 1 point kay Denise. Sobrang bastos po yung mga sinasabi niya. 2 points ko po si Kuya Seth po kasi po lagi pong tulog. Hindi po nakikipag-participate po yung iba, alay po reklamo. Pang 1 points ko po si Ate Denise po. Hindi po maganda po yung mga nalabas po na words sa kanyang bibig po. Magpapasikat naman ang mga nagwagapuhan at mga mapakamatipunong mga housemates ng parehong bahay ni Kuya. Yun naman talaga ang gusto ko sabihin. Pero sino kaya ang mananalo bilang kauna-unahang Mr. PBB ng Only Night House? Ang tatlong nagwagapuhang probinsyano ng Only Night magpapasikatan, magpapaastigan sa pagrampa, magpapapogian sa forma, magpapasiklaban sa talent portion, at magpapa-impress sa angking talino. Sinong sa sekulele ng Cebu ang from dihirang tisoy ng Marintuke o sa bay-diskarte ng Urmok ang hihirangin ng Mr. PBB?